Hello guys! Magandang hapon! Okay, magandang hapon. Magpiprito tayo ng isda for lunch. Pero need natin na linisin muna. Hugas muna ako ng hugas muna. Kasi maghugas muna tayo ng mga napag gamitan ng mga gamit para hindi sagabal sa paglilinis. Ipapakita ko sa inyo yung isda. Dali. Binabad ko muna siya sa tubig kasi matigas, nakaporosan kasi. Ito yung lunch ko for today. Hindi ko alam ang name nito eh, pero para siyang, sabi ng mga kaibigan ko na binigyan ko nito, para siyang tilapia. Pero may name ito, hindi ko nga lang alam. So, bago natin iprito, alisin muna natin yung mga hasang niya, mga buntot niya. Ganito po ang paglilinis sa Korea. Although malinis na po ito, inalisan na po siya ng lamang loob para ready to cook na siya. Pero pag ako, inaalisan ko muna yung buntot niya. Yung dito sa gilid niya. Oh, matigas. Oh, matigas. Matigas. Kasi ito yung mga parte na ano siya, parte na malansa. Para sa akin ha. Ito yung mga parte na malansa. Kaya gusto ko alisin. Tsaka para hindi siya sagabal sa pagkain. Pagkakainin mamaya. Wala nang mga tusok-tusok. Ito pong scissors na to, hindi po ito ginagamit sa buhok or sa panggunting sa mga papel, plastic. Para lang po ito sa pagkain. Dito sa Korea, ganito ang usually ginagamit sa bahay pag nagtatanggal ng mga part ng mga isda. Kasi sobrang dali niya, oh. Oh. Super dali. Nagsisitalon. And then ano ba? Grill? Gigrill ko na lang siya. Gigrill ko na lang kasi usually, lagi ako nagpiprito kaya ang dami kong pimples sa chin. So, i-grill na lang natin. Hatiin, tuwain. Tuwain muna natin. Nahiwa na siya. And then, lagyan na lang ng asin. Ito yung asin ko from ano to? Himalaya salt? Himalayan salt? Yan ang sabi ng asawa ko. Tapos kunti lang kasi yung sasawa natin mamaya. Dun sa isang apartment ng kaibigan ko, bawal mag-ihaw. Yung apartment nila, hindi siya new. May kalumaan na siya pero maganda pa rin. Yung nga lang, bawal silang mag-ihaw. Iwan ko kung bakit. Yun ang sabi niya sa akin, bawal daw silang mag-ihaw. So, ang gagawin natin, usually talaga, bawal talaga mag-ihaw kasi sa apartment, maamoy
lahat, maamoy ng mga ibang flora. So ito yung gamit ko for sa pag-ihaw. Kung meron kayo nito, super ganda. As in, may takip siya. So ang gagawin natin, come. Mag... Dito tayo. Dali. Oh! Ayaw tumayo ng aking... Okay na ba siya? Okay. Turn on muna natin yung gas. And then... Okay. And then, yung exhaust fan, pag nag-iihaw ako, ginagamit ko ang... gumagamit kami na exhaust fan para sa ganong hindi siya umusok. Kasi pag umusok siya ng pagkarami-rami, ayun po yung fire, anong tawag dyan? Yung sa pag maraming usok, dyan nalabas yung mga water para hindi siya kumalat. Or pag may apoy. Anong tawag dyan? Fire? Oh, nakalimutan ko. Saka ko nasasabihin. Basta, gagamit tayo ng exhaust fan. Para sa ganun, hindi siya mag-usok ng marami. Painitin muna natin. Balik ako mamaya pag may init na. So, guys, kunting tiis at medyo hindi pa gaano mainit ulit. Habang naghihintay tayo, mag-linis-linis muna tayo ng konti. Ito kung nilalagay mga sukat ko, mga gamit, cereal. Sino dito ang nagsiserial na umaga? Tipid sa kanin. Before, nagsiserial ako every morning. Pero, magmula nung, hindi ko lang, every time na nag-milk ako, nasisiraan ako ng yan. Kaya hindi na ako nag-cereal sa umaga. Andito yung alaga ko. Rashi! Rashi! Napansin po siya. Ayan. Tingnan natin. Kung mainit na ba? Yes. Mainit na siya. Buksan natin. And then, lagyan natin yung isda. Pala natin yung isda. Then, ilagyan natin siya dito. Okay. Then, tapon natin. Ito yung pwede nyo siyang isil para matapkan siya na mabuti. Okay? So, balikan natin pagluto na. Wait for me! Okay! Habang naghihintay tayo maluto ang isda, mag-prepare tayo ng tautaan. Isang kamatis, isang onion. Malaki po ang onion nila dito. Alam niyo kung bakit ayaw kong bumili ng maraming onion? Kasi hindi ako gaano nagluluto. O bihira akong magluto since ako lang naman kumakain mag-isa usually. So as much as possible, ayaw kong bumili ng onion. Tingnan mo. Ganito kalaki. Pero sira na yung kadula niya kalahati. So hindi ko magagamitin yun. Pag naghiwa kayo or pag nagbukas kayo ng onion, gamitin nyo lahat. Huwag nyong, pag binuksan nyo siya, huwag nyo siyang
Huwag yun na siyang i-rent or ilalagay lang sa isang container. Gamitin nyo na siya agad. Kasi nag-absorb yan ng mga kasi hindi na siya magandang kainin pag natagalan siya. Masakit ang yung chiyan. Or, pag hindi nyo kayang ubusin lahat, ilagay nyo lang dyan sa kahit saan. Nag-absorb kasi siya ng mga toxic sa bahay. Lalo na pag winter, pag taglamig, naglalagay talaga ako ng naghihiwa ako ng garlic, ng onion, tapos nilalagay ko sa bawat sulok ng bahay para iwan sa ubo, sa sipon, lalo na sa sipon. So, kamatis na tayo. Gusto kong manipis para mas madali siyang kainin. Ayoko na makakapal na hiwa. Manipis lang. Hindi matalim ang aking madami madami siya silingin. Ano? Anong oras nandito? 12:30 na dito pero hindi pa ako kumakain. And then, magkasa na natin para hindi na tayo matambakan. Pagkatamad pa naman ako. Makita lang nga lang ako sa bahay. Tamad pa ako mag-dito. Okay. Ayan na po ang ating sibuyas at kamatis. Ngayon, check na lang natin ang ating iniihaw. Ayan po siya. Luto na yung isang side niya, kaya kailangan na natin balik na rin. Umuusok siya dahil. Ay, hindi pa pwede. Sandali. Ang laki siguro ng apoy. Kunti pa siya, kasi kunti pang need pa siyang lutuin ng kunti kasi hindi siya ibabaliktad kasi kumapit siya, hindi gaano mainit ang aking pinag-ihawan. Butom na ako dahil. Need natin na spatula.
set ko na siya. Dalis ko lang siya sa pagkakadikit niya para madali siya maluto. So, dito ulit tayo. Okay. Ito na po yung finishing product natin.
nabalatan po siya. Kumapit kasi, dumikit. Kaya hirap akong i-change yung side niya kasi dumikit siya. Ito yung sasawa natin na ginawa kanina. Simple lang po ang lunch natin. Kain na tayo. Pasensya po sa mga sa ibang manunood kung magkakamay ako, ha. Yung mga hindi sanay makakita ng kung nagkakamay sa kumakain. Pasensya na. Kain tayo. Mainit siya. Magpa-plastic glove sana ako kaso. Huwag na. Nasa bahay lang naman ako, eh. Kasi yung ulam ko naiwan. Yan po ang lunch ko. Masarap. Masarap kasi ako nagluto, eh. No choice. Mainit. Ano ko? Next time magla-live ako. Mainit. Yung pag may nadidinig kayong sound, nagla-laundry po ako. Nagla-laundry habang kumakain para later sampay. Umaraw kasi ngayong week na to, kaya magandang maglaba at magsampay. Kumaka ng tubig. Sino kayo nakaalala sa akin at nabilaukan ako? Tama ba? Ayaw ko ng matinik na isda. At ayaw ko ng sumasayal yung tinik na isda sa dila ko kasi pag nagkataon, may susuka ko ang aking kinakain. May nag-iisang hipon. Next time, ipapakita ko sa inyo ang pag-ihaw ng hipon sa asin. Ala, kumatituloy na lang muna ako. Hindi gaano maanghang ang aking sawsawan. Okay lang. First time kong kumain na nagbibideo. Kaya pasensya na pag medyo alangan na akong kumain. Kanina nag-iisip ako kung magkakamay ako with gloves or kamay lang talaga na walang plastic gloves. Grabe, mainit dito sa bahay, as in.
masarap kumain pag may kasama kayo. Yung nga lang, since bagong lipat ako dito, wala akong kakilala, wala pa akong kaibigan dito eh. So, ako muna mag-isa. Parang madami at ang kanin ko. Tingnan nyo. Itong isda na to, hanggang dinner ko to. Kalahati lang siguro makakain ko. Ganyan ako katipid. Pagdating sa ulam. Basta may kanin, okay na ako. Pasensya na kayo pag medyo maingay. Nagda-dry kasi yung washing machine ko. Next time, pag hindi ako tinamad at pag hindi ako nahihiya mag-vlog tayo sa labas, kain tayo sa labas. Nahihiya pa kasi ako eh. Pero alam niyo, itong vlog ko, last year pa to, nag-umpisa na akong mag-upload ng mga videos last year pa, 2019 ba? O parang hindi ko nga alam siya tinuloy-tuloy kasi tamad ako or hindi ko alam. Siguro boring na kayo sa vlog ko, no? Tapos na natin. Bilis na natin kumain. Kain tayo! Tapos na po akong kumain. Mag-ibig na tayo. Dito ko nilalagay ang mga tira-tirang pagkain. Mga leftover food. And then mamayang alas 5, kailangan ko siyang itapon. Lahat ng mga nabubulo, kailangan everyday itapon. Lalo na pag summer, madali siyang mangamoy. Kaya kailangan na itapon ito. Para hindi tayo langawin. Sobrang dali maghugas ng plato pag konti. Dito sa Korea, pagdating sa lagay ng mga pagkain, hindi sila gaano gumagamit nito. Hindi sila gumagamit ng mga malalakihang plato. Usually, bowl. Malaki, maliit, mas maliit pa, yun ang ginagamit nila. Itong bowl na to, ginagamit to for soup lang sa mga sabaw. Tapos yung mga maliitang bowl na medyo malalim, yun ang para sa kanin. And then,
And then yung mga platito, ito ang pinaglalagyan ng mga side dishes. Usually, ang mga side dishes dito, yung kimchi, kimchi, radish, kumnamul, ano pa ba? Michelle, plum. And then, depende. Marami, marami silang side dishes. Kung ano yung nasa ref mo, na side dishes, yun ang kailangan mong i-serve sa kanila. Pag meron kang limang side dishes, kailangan mo siyang i-serve na ganun karami. Kailangan mo siyang i-serve. Kasi gusto nila kailangan may side dishes, lalo na kimchi. Pinaka-importante, kimchi. Kimchi, hindi talaga mawala yan. Oh, meron pa yung cucumber. Cucumber, kimchi, masarap yun. Yung gumo ko, lagi niya akong binibigyan ng mga side dishes. As in, usually, ang mga side dishes ko galing sa kanya. Hindi ako gumagawa ng side dishes ko kasi binibigyan na nila ako ng maramihan. So, sayang naman paggagawa pa ako. Dito ko muna nilalagay lahat ng mga nagagasan ko. Kaya napatuloy ko muna. Para matuyo. Matuyo agad. And then pag matuyo na, lagyan na sa cabinet. Sandali. May pong linis. Hindi pa tapos. Oh, malapit na matapos ang aking nilalagahan. Yun po yung pinaglalabahan ko. After 7 minutes. Actually, tapos na yan eh. Yung nga lang, nilabahan ko ulit. Kailangan ko magluto ng kanin mamaya. Ipapakita ko kung paano ako magluto ng kanin. Alam niyo, mas masarap ang kanin pag luto sa pressure cooker. Mas masarap pa kaysa sa rice cooker. Sa pressure cooker, mga 12 to 15 minutes, luto na ang kanin niyo. O baka wala pa siguro. Sa rice cooker, medyo matagal. Mga 30 minutes sa rice cooker. Pero sa pressure cooker, 10 over. Malapit na matapos ang aking nilalabhan. Dryer na siya. Mamaya na natin hugasan niya. Then, patayin na natin ang gas. Ito yung natira kong ulam kanina. Hindi ko na siya nilagay sa ref. Kasi, malamig. Pangit na kasi. Yung inihaw ko kanina, ayaw ko na siyang iihaw or i-reheat mamaya. Titigas na kasi siya pag
Ireheat ko siya sa oven. Siya ganyan na lang. Tinakpan ko na lang siya. Kita nyo? Para madali na siyang kain. Nakabukas po ang ilaw ko sa tapat. Sa tanghaling tapat. Kasi pag naka off yan, sobrang dilim. Ayan, dito tayo sa isang room. Okay. Kita na. Magagawin natin. Mag-aaral. Mag-aaral tayo. Mag-memorize na. So, kita ulit tayo mamayang hapon.